Magandang araw po mga ka-istorya. Bago ko po simulan ang ating kwento, ay may natuklasan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay ang mag-subscribe, like, at comment ay seswertehin ngayon. At kung tatapusin mo ang kwentong ito, ay mas lalo kang seswertehin. Simulan na po natin ang ating kwento. Mapagpalang araw po sa inyong lahat, Sir Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ramona. Edad 49 na at nakatira dito sa Caloocan City. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan noong minsang magbakasyon kami ng aking ina sa probinsya nila sa liblib na baryo sa lalawigan ng Iloilo. Naganap ang pangyayaring ito taong 1988. Ang edad ko po noon ay 15 taon pa lang. Noong mga panahong yon ay aalis ang aking ama patungong ibang bansa. Kung kaya magbabakasyon muna kami ng ilang buwan ng aking ina sa kanilang probinsya upang doon niya ipanganak ang aking kapatid na sumunod sa akin. Buntis po kasi ng 6 na buwan ng aking ina na mga panahong yon, Sir Chris. At dahil sa aalis nga patungong ibang bansa ang aking ama, kaya wala akong makakasamang mag-aasikaso sa aking ina kapag dumating na ang araw ng kanyang kapanganakan. Makalipas ang ilang araw, ay dumating na kami sa probinsya ng mga magulang ng aking ina. Unang tingin ko pa lang sa kanilang probinsya, Sir Chris, masasabi ko po talagang liblib na yon. Sa kadahilan ng puro mga nagtataas ang puno at talahiban na ang nakikita ko sa buong paligid. At sa gilid naman ng bahay ni Lola Carolina ay taniman ng mga sitaw at iba pang mga gulay. Masasanay ka din dito, anak. Isa pa, hindi ka naman malulungkot dito dahil nandiyan naman ang mga pinsan mo. Wika ng aking ina. Siguro ay nahahalata nitong nalulungkot ako. Sobrang napakatahimik kasi ng kanilang baryo at magkakalayo pa ang mga kapitbahay. Kaya naman hindi ako sanay. Sa Maynila po kasi ay paggising na paggising mo pa lang sa umaga, bubungad na sa iyo ang napakaingay ng mga sasakyan at ang mga kapitbahay ay nagchichismisan na. Kaya talagang naninibago po ako sa baryong kinalakihan ng aking ina, Sir Chris. Yun po kasi ang kauna-unahang pagkakataong nakarating ako sa kanilang probinsya. Lumipas ang ilang araw, ay unti-unti na akong nasanay sa mga gawaing probinsya at naa-adapt ko na rin ang kanilang pananalita. Hanggang sa isang araw, maaga pa lang ay dumating na sa bahay ang pinsan kong si Ami. Masaya itong pinuntahan ako sa kusina habang naguhugas ako at nagsabing, "Insan, tara, maligo tayo sa ilog kasama ang iba pa nating mga pinsang sina Aida at Janet, tsaka sila Kuya Makmak at mga kapatid niya." "Naku, may ginagawa pa ako, insan. Pasensya ka na, hindi ako makakasama. Kayo na lang muna. Tsaka walang makakasama si mama dito sa bahay kasi may pupuntahan si na lolo at lola ngayon." Wika ko dito. "Ano ka ba naman, insan? Minsan lang naman to eh. Isa pa, nandyan lang naman na mga magulang ko sa bahay. Kaya may magtitingin-tingin kay Tita Annabel dito." Pagrarason nito. Magrarason pa sana ako sa pinsan ko nang biglang nagsalita ang aking ina at nagwikang, "Sige na, Ramona, sumama ka na sa mga pinsan mo. Minsan lang mag-aaya ang mga yan. Sayang naman kung hindi mo pagbibigyan. Tsaka wala ka naman ang gagawin dito sa bahay." "Pero ma, paano ka po?
Sino magbabantay sa'yo dito? Pag-aalalang tanong ko sa aking ina. Ano ka ba anak? Huwag mo na akong alalahanin. Nandiyan naman ang mga kapatid ko sa kabilang bahay. Doon na lang muna ako mamamalagi hanggat wala pa ang lolo't lola mo. Tugon naman ito. Natuwa naman ako sa sinabi ng aking ina. Kaya mabilis ko nang tinapos ang paghuhugas at nagpaalam na kaagad ako sa aking ina na aalis na kami ng aking mga pinsan. Makalipas ang halos kalahating oras na paglalakad namin, ay tuluyan na kaming nakarating sa ilog na siyang pagpapaliguan namin. May mga mangilan-ngilan nang naliligo ng mga sandaling yon, Sir Chris. Kung kaya naghanap na kami ng aming mapepestuhan at paglalagyan ng aming mga gamit na bitbit at pagkain. Tapos ay lumusong na kami sa tubig. Habang naliligo ako kasama ang mga pinsan ko, ay may napansin akong matandang babae sa hindi kalayuan. Matalim itong nakatitig sa pwesto namin. Kaya palihim kong kinalabit si Janet sa tagiliran at nagtanong. Sabay nginuso ko ang matanda. Insan, kilala mo ba yung matandang nakatayo malapit sa malaking puno sa daanan? Kanina pa kasi masama akong makatingin sa atin eh. Agad namang tinignan ito ng pinsan ko at nagwikang, ah, yan ba? Si Manang Linda yan. Mag-iingat ka dyan. Kilalang aswang yan dito sa baryo natin. Tsaka, malakas mang usog yung matandang yan. Kaya huwag kang lumapit sa kanya. Aswang? Totoo ba yun? Parang sa libro ko lang nababasa yung mga aswang-aswang na yan eh. Tugon ko dito. Oo, totoo yun. Di mo pa nararanasan, no? Wala kasi yan sa Maynila eh. Nasa liblib na lugar lang nakatira ang mga aswang. Kaya kung ako sa'yo, mag-iingat ka palagi. Lalo na't buntis ang nanay mo. Nako, lapitin ng mga aswang ang mga buntis na babae. Pananakot nito sabay tawa. Natawa na lang din ako sa sinabi ng pinsan ko, Sir Chris. Pero hindi talaga mawala sa isipan ko ang sinabi niya. At kinikilabutan ako sa tuwing napapatingin ako sa matandang babae. Pagsapit ng alas 3 ng hapon, nag-aya nang umuwi ang pinsan naming si Kuya Makmak. Dahil baka maabutan pa raw kami ng dilim sa daanan. Agad naman kaming nagligpit ng mga gamit. At pagkatapos, ay nagsimula ng maglakad pa uwi. Kinagabihan, habang naghahapunan kami ng aking ina, kasama si na lolo at lola, bigla na lang akong nakarinig ng mahinang kaluskos sa gilid ng dingding malapit sa may kusina. Kaya napatingin ako sa dingding kung saan nanggagaling ang kaluskos. Lo, anong ingay po yun? Nakakangilo naman sa ngipin tsaka nakakarindi sa tenga. Reklamong tanong ko. Nakita kong sumenyas si Lolo Juan na huwag ko na lang pansinin ang ingay at magpatuloy na lang kaming kumain ng aking ina. Makalipas ang ilang sandali, ay tapos na kaming kumain ng aking ina at pumanhik na kami sa higaan. Ngunit patuloy ko pa rin naririnig ang ingay kung kaya kinilabutan na ako. Hanggang sa maya-maya pa, ay bigla na lang narinig namin ang malakas na pagaspas sa taas ng bubungan malapit sa kwarto namin. Kasabay ng paghuni ng wakwak. Nung una ay malakas pa ang huni nito hanggang sa pahina na yon ng pahina. Naramdaman na lang naming may kumukutkot sa yerong bubungan ng bahay at parabang nanggigigil iyong makagawa ng butas. Nakakaamoy na rin ako ng napakalansang amoy na parabang amoy dugong matagal nang na-stack at amoy imburnal.
Hoy! Tumigil ka sa kakakutkot mo, aswang! Dahil kung hindi, babarilin kita hanggang sa mamatay ka! Sigaw ni Lolo na nakatingala sa taas ng bubungan. Mabilis na lumapit si Lola Carolina sa amin at nilagyan niya ng kulay itim na damit ang tiyan ng aking ina. Lola, totoo po bang aswang na nasa taas ng bubungan natin? Nahihintakutang tanong ko kay Lola Carolina habang nagsusumiksik sa gilid ng higaan dahil sa takot. Oo. Pero huwag kang mag-alala po. Hindi makakapasok ang aswang na yan dito sa loob ng pamamahay natin. Tugon ni Lola. Napansin kong tila mas lalo pang nagagalit ang nilalang na nasa taas ng bubungan namin dahil sa ginagawang paghahasa ni Lolo ng itak. Sapagkat para nang winawasak nito ang gilid ng yero sa taas para matuklap yon. Hinasa pa ng hinasa ni Lolo ang itak para umano mas lalo pang manggalaiti ang aswang. Kaya naman ay narinig kong mabilis na pumapagaspas na naman ang mga pakpak ng aswang at nagpapaikot-ikot yon sa bahay. Matapos gawin yon ni Lolo, ay itinutok niya sa taas ng bubungan ang baril na nakasukbit sa kanyang tagiliran. At hinihintay kung saan dadapo ang aswang para paputukan niya na ang nilalang. Ilang sandali pa, ay narinig na naming sumisigaw na sa labas ng mga bahay ang mga tiyuhin ko at may mga sulo itong bitbit. Naririnig na pala ng mga ito ang huni ng wakwak, kaya pala nagmadaling sumugod. Agad namang lumabas si Lolo sa bahay at mabilis na binaril ang aswang na nasa taas lang ng bubungan. Matapos niya iyong barilin, ay mabilis na lumipad ang aswang hanggang sa nawala na iyon sa kanilang paningin. Mintik na aswang yun ah. Tayo pa ang balak kong tiriyahin. Nakalimutan niya yatang may baril ako. Akala mo hindi kita kilala aswang? Bukas ka lang sa akin. Wika ni Lolo. Tapos ay pumasok na sila sa loob ng bahay. Kinabukasan ay maagang pinuntahan ni Lolo ang bahay ni Manang Linda. Laking gulat niya dahil wala nang nakatira sa bahay nito at wasak na ang buong kabahayan. Doon ay nakumpirma nga ni Lolo na si Manang Linda ang umaswang sa amin kagabi. Kung kaya naglagay na ng mga proteksyon sa buong paligid ng bahay si Lolo. Magmula po noon, Sir Chris, ay wala na kaming nababalitaan pang aswang at wala na ring gumagambala pa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Chris. Maraming salamat po. Gumagalang, Ramona.